At saka ako, simple na lang eh, kasi masyado nang mahaba ang lokohan dito sa Pilipinas eh. Ako naman oh, pumapayag din naman ako sa lokohan eh. Ang pakiusap ko lang, huwag matagal. Di ba? Di baling maglokohan tayo, huwag lang matagal. Anak nang po, tagal-tagal nang nanlolo ko eh. Oh, gumawa kayo. Ito lang komelik ng mga gago, di ba? Yan ang kalaban ng butante. Yan ang pabrika ng mga magnanakaw eh. Basta may panggaila, mga kaibigan eh. Nananalo kandidato dyan eh. Hindi sa boto eh. Sa magic ng Smartmatic at ng Comelec. Magkasabuat dyan eh. Mga kaibigan. Ngayon, ano mga batas? Dapat lahat yan tatakbo. Meron niyang sinusumpaang salaysay. Mga kaibigan. Kasi yung dali, papail ka ng kandidasy mo. Anong partido? Ino-nominate ka lang. Yun lang. Wala sa batas yun, ha? Patakaran lang ng Comelec yun. Oh, ang nasa batas lang naman, marunong kang bumasa at sumulat, ikaw ay Pilipino, natural born Filipino citizen, at nasa edad ka na requirement, age, ha? Ng pwesto na iyong tatakbuhan. Tatlo lang eh. Mas mahirap nga mag-apply ng driver eh. Family driver. Bakit? Tatanungin ano natapos mo eh. Di ba? Tapos, ano pa? Kumuha ka niya ng police clearance. Oh, tsaka MBI clearance. Ang dami eh. Mga medical pa. Di ba? Eh pagtakbo, wala eh. Di ba? Wala yan. Anong dinagdag ng Comelec? Nakatarantaduhan lang. Eh yung certificate of nomination, party nomination. Eh bagay, talagang dapat i-require yun para malaman kung anong partido ka. Kung partido, party-party ka. Ha? Karamihan naman sa partido, party-party lang yan eh. Partihan yan eh. O ngayon, ang dapat i-require, idagdag nila, yung sworn statement affidavit, ha? Na kapag ikaw ay nanalo, ha? O alimbawa, nasasaad doon kung ano ang mga gagawin mo. Di ba? Kung sakaling ikaw ay mahalal. O, kanya-kanyang antas yan. Yan ang pag-aralan ninyo. Halimbawa, local official ka. Ano mga gusto mong tatapusin mo, sinisiguro mo, magagawa mong proyekto, project ha, sa iyong tinatakbuhan bilang mayor, magpapatayo ako ng ospital. Ilan? Isa lang. O ano pa ipapatayo mo? Eskwela. Ano pa papatayo mo? Ay, papatayo ako ng kwan. Housing. Yan. Sulat mo. Diba? Hanggang lima. Sulat mo. Itataas ko niya sweldo ng mga kwan. O, iba-iba pa sa ikabubuti ng mga mamamayan mo, constituent mo. Pipirmahan mo yon. At sa at nasasaad doon na kapag ka hindi mo natupad yon sa iyong termino, ha? E perpetual disqualified ka na. Ha? To run for any public office, disqualified ka na. Bakit? Sinuba mo eh, yung butante. Ha? Kung ano yung nakasado, yun ang pinapangako mo, di ba? Di ba yan ang ginagawa ng mga politiko, mangako ng mangako? Hindi naman tinutupad. O isulat mo at doon ay isinasaad din na ikaw ay hindi na papayagang makakandidato oras na yung mga nasasaad na proyektong sinasabi mo, programa, ay hindi mo na naipatupad o natapos sa loob ng isang termino. Wala ka na. Di ba? O, tignan natin.
mga kaibigan. Ang gagawa lang noon, yung talagang, ang pipirma lang doon, yung talagang disidido. Yung katulad nung sinasabi ni Soto, na nakahanda ka. Di ba? Yun ang talaga nakahanda. Eh, hindi. Hindi sila papayag eh. Di ba? Komelec, oh. Kundi mga gago yan. Kundi yan ang pabrika ng kawalang yan sa gobyerno, sa politika. Yang Komelec ang number one. Kumbaga, yan ang factory, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang bawat kaibigan na totoong